At ayan, live tayo ngayon mula dito sa Masbate. Ayan, nandito ako ngayon sa Masbate. At kanina dumalaw si Miss Lani sa puntod ni Mahal. At ayan, para akong ano, para akong mungha dito kasi umuulan. Umuulan, papunta ako sa punta ako sa puntod ng father ko. Yan. Kami dun sa puntod ng aking tatay. Saan ang daan? Yan, kasama ko pamangkin ko. Si Prince. Umuulan dito eh. Ilang umulan. Yan. Dun tayo magchichikahan sa puntod ng tatay ko. O, saan tayo dadaan? Mauna ka. Ayan yung pamangkin ko. Pupunta kami sa kung saan nakalibing yung tatay ko, doon tayo mag-uusap. Yan. Pakishare niyo po ang live ko ngayon. Dahil may kikwento ko sa inyo regarding sa sulat na naiwan sa puntod ni Mahal nung last na pumunta si Migs sa puntod ni Mahal. May sulat doon na nakita si Migs. Yan. Yan ang pag-uusapan natin. Paki-share nyo at paki-like, comment ang aking live. Medyo, ayan, ang mahaba ang lalakarin namin. Ayan, bibigay ko sa inyo. Ayan yung ano namin. Ayan. So, ito ang lalakarin ko kasi sarado ang simenteryo nung A1 at saka A2. So ngayon lang bubukas siya. Punta ako sa wow, 600 viewers. Ayan. Thank you so much. Ayan. So wala na kaming mabili. Dalawa na sila. Naglinis sila bago mag November 1. Yun. Tayo mag-uusap sa puntod ng father ko. Thank you sa mga nanonood. Yan. Yung puntod ng father ko 2015-16, pinapagawa ko yung dapat parang musileo niya. Kaya lang naubos yung budget. Nagka-problema. Ayan, kaya naudlot siya. Pero may pader na, may lapida na siya. Yun, doon o. Ayan, magkukwentuhan tayo doon sa puntod ng tatay ko. Kasi kanina si Lani nandoon din kay Mahal. Wala ako doon. At kasi nga yung mga mag-order ng t-shirt para makatulong sa musileo ni Mahal. Ayan, nilabas na ni Lani. Oh, maputik po dito. Oh. Maputik. Yung nilalakaran ko, maputik. Ayan. Sobrang putik. Paakyat sa nicho ng sa puntod ng father ko. Ayan. Okay, tayo dito. Ayan. So, ito paakyat. Ha? Meron pa? Ito po yung pinagawa kong supposed to be sileyo ng father ko. Pero hindi pa po tapos. Kulang sa budget. Ayan. Ay, naulanan. So, tuna. Mula daw nung ayan ah. Ito yung ano, si Leo supposed to be ng father ko. Ayan ang father ko. Hindi siya ma. Nasindihan. Sindihan mo na muna. Ayan. Pati yung pangalan ng lapid anong. Opo. Dapat sa inyo. Father ko. Black ink tapos. Nawala na siya. Black ink tapos. Kaya kailangan. Paintbrush. Okay. Ayan o. Oh, Arturo. Ay, si Andaya. Mga ano mga. Ayan. Umamay na pang tila. Hindi pa so,
Kasi pag-uusapan na naman tayo kasi si Kurimao na naman, umiikse na naman. May bago na namang may bago na naman si Kurimao na nasabi. Diba? Na nakabubuyit. So ayan. Kasama ko ang aking pamangkin. Ay, bakit ayaw nito mag-rotate? Stable. Ayan. Ayaw na bumalik yung ano. Nabasa yung cellphone ko. Ayan. Ayan. Nabasa ang cellphone ko. Ayaw na niya bumalik. Ayan. Ganito na lang. Ayan. Ganito na lang siya. Chika na lang tayo. Ayan. Kasi mababasa ang cellphone ko. Babasa siya. Ayan. Check mo nga ako na. Ikaw na lang mag-video. Opo. Ayan, pamangkin ko. Dito yung pamangkin ko. Oh. Ayan. Ayan, para... Paano to? Dito, ganito. Kasi ayaw na niya mag-ano. Ayaw na mag-rotate. Ayan. Kasi ayaw niya na mag-rotate. Ayan. So, dito, nagsindi na kami ng kanila. Ta, para, dito ka ba na? Ayan. Andal ka. Hindi against the light yung ano ko. Pa. Hindi. Yeah, okay naman siya. Yun nga. Medyo... pag-usapan natin kasi nung the last time na... Ilan ang viewers? Actual viewers? Ano, 779. 77 na, oo. Ayusin mo kasi, ano, ayan. So, ayusin natin para naman nakakayas. Sa ating mga followers dyan, mga subscribers, ayan. Pag ganunin mo na lang siya. Wait lang to. Ayan. Naipit ka. Ayan. So, wala kayong payo kasi biglang umulan. At, yun para, pero nagpunta na dito yung mga kapatid ko. November, kasi November 1, November 2 sarado eh. Hindi siya allowed na pumunta dito kasi nga pinagbabawal nga. So ngayon lang ako dumating din from Manila kasi fully booked din yung ano. Tapos ang daming health protocol na kinomplied ko para makarating. Kailangan man ng S-pass, kailangan vaccinated, kailangan naka swab, etc. So, kanina kahapon naka-chance. Okay. The last time na nandun ako sa magkasama kami nila Maslani, meron sa puntod, kunwari dito, Prince, dito sa ganito, dito inilagay ni, nung may naglagay ng isang, ano, isang fan na naglagay ng sulat, parang yung sulat na yon eh, para kay Mahal. Pero sulat mo na ito. Ayun. Yung sombrero. Matanggalin mo muna yung kaano. Tanggalin. Oo. Tapos, yun, pamangkin ko, pinapasot ako na. Kasi umuulan, nalakas ang ulan. So, hindi ako pwedeng maulanan. Kasi baka nauulanan ako, baka dumami ako lalo. Char. Ayan. So, pinahiram ng pamangkin ko. Wait lang, nawawala. Ayan. Nawawala ko lang yan kasi ano. 836 na. No? Ilan na? 836. Thank you so much sa viewers na 836. Dito, ito yung ano, ito yung kinapagawa ko. 2016 pa to. Actually, ano na siya, may one. Pag nawawa ka dito ng comment section. Ha? Pag nawawa ka ng comment section, ayan, hagabalik. Okay lang yan, tuloy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na yung, ano niya, 2016, 17 ko pa ito pinapagawa. Hindi matuloy-tuloy kasi ang budget sobrang malaki na din. Si Papa gawan to ng bubong at ng parang maliit na musileyo para sa father ko. Dahil nga sa budget din. Kaya ako naiintindihan ko si Miss Lani kung saan, kung bakit kailangan niyang magbenta ng t-shirt para kay Mahal. Kasi ako nga, tingnan mo, that time kasi may trabaho pa ako na sunod-sunod. So, nakabili ako ng materyales. Nakabili ako ng pagpagawa nito.
Simula nung medyo nagkaroon na ng konting pag ano na, medyo mahirap na yung trabaho, yung work. Nag-stop siya. So, hopefully mapagawa ko ulit siya, maano ko ulit siya. Kaya ako kung ramdam na ramdam ko si Lani, si Miss Lani, sa kanyang panawagan na tawag nito, na makapag-produce siya ng ganong pera. Kasi itong, actually ang size nito is 5 meters ang haba, ang lapad niya is 6 meters. So, ayaw ko, I don't know kung ilang square meters ito. So, yung father ko nandito sa baba, parang ano na lang siya na 1,001, no? Oo. So, ang nangyari, kaya nararamdaman ko yung pakiramdam ni Miss Lani, kasi nga kailangan niya mag-provide nung pera para sa Musileo, kasi magkari Musileo yung lote pa nga lang dito, kano na. Tapos ang construction mahal din. Tapos kaya nung tapos na, habang nagkukwentuhan kami regarding dun sa letter na nag-inquire sila sa letter. Ha? Sa letter ang ginan sa letter ang gusto nilang marinig. Yun nga, merong sa dami ng bulaklak nung pumunta si nung 40 days ito pala nangyari, kasi hindi pa tinatackle. Nung 40 days, yeah, 'di ba, medyo late na si Migs na dumating. Tapos out of nowhere, napag-usapan namin na, kasi doon kami sa ano, sabi ni Miss Lani, alam mo ang swerte nung fans na, o yung fan na nagbigay dito ng letter, mahabang letter daw yon, nakita ni Migs. Kinilabutan na naman ako, oh, grabe, kinikilabutan na naman ako. Andito siguro si nakita daw ni Migs. Tapos nung makita ni Migs, binasa niya yung sulat. So walang nakakalam kung ano yung laman ng sulat. Tanging si Migs lang ang nakakalam. Nung yung letter na nabasa ni Migs, ilan ang viewers? 1,231. Oo. Nung mabasa na daw ni Migs yung letter, tumulo daw ang luha ni Migs. Tumulo ng tumulo. Tapos nilagay daw sa bulsa ni Migs yung letter. Na parang sabi ni Miss Lani, ang swerte ng fans na yon, kung sino man siya, na yung naglagay kasi siya ng letter. For sure after nito siguro mapanood nyo, may mga may maglalagay na ng letter, baka mamaya pagpunta doon ni Migs makuha yung letter nyo. So magbigay lang kayo doon ng letter, maglagay lang kayo doon, mag-offer lang kayo doon ng letter na parang kahit hindi man mabasa ni Migs or ano, for sure si Mahal mababasa niya yun. Si Mahal pa ba? So yun nga nangyari, sabi ni Miss Lani, ang swerte nung fan na yon na naglagay dito ng hindi ako against the light. Papa, hindi, maliwanag. Maliwanag. So ang nangyari, ako din parang nilabutan din ako ng sinabi ni Miss Lani, kasi wala nga naglalagay doon, puro lang mga bulaklak at mga kandila. So nakakatuwa kasi may mga ganun na fan na hindi man nila maparating ng personal kay Mahal yung sulat, naparating naman nila, nabasa naman ni Mig. So nakakatuwa kasi ang daming pwedeng ibigay, na pwedeng magbulaklak, pwedeng kandila na or dumalaw. Letter talaga ang nilagay dun sa letter nung sa puntod ni Mahal. So tapos nakita naman daw ni Migs nung late na yung kinuha talaga. So, 'di ba? Nakaka yung kwento. So ngayon ko lang yan na kwento sa inyo, pero nakakatuwa kasi as tulad ko na supporter ni Migs at ni Mahal. Nakakatuwa kasi kahit ba lang sa letter, napapasaya tayo, 'di ba? Ngiti tayo. Mapapangiti tayo. For sure itong mga after nito, marami nang maglalagay ng letter sa puntod ni Mahal. Oo, maglagay kayo ng letter, malay mo mabasa yan isang araw, mabasa yan ni Migs or mismo si Mahal, di ba? Dinggin ng langit ang ating mga tawag nito, ang ating panalangin. So, di ba? Wala naman tayong
intention na masama, wala tayong intention na iba, kundi yun lang talaga na maging masaya ulit, ngumiti ulit tayo, iba? One time na viewers. At tulungan natin si Miss Lani kung may tutulong kayo sa pamamagitan ng pagbili ng letter, ay ng t-shirt, bili tayo kasi malay mo, makapagpagawa nga. Kasi ito talaga, mahal talaga. Ito nga, tingnan mo, nilulumot na yung pader dun sa father ko. Pero hindi ko siya mapagawa dahil nga sa kapos talaga ang budget. So, oo. Tapos ito namang si Bakulaw, meron na namang pinalabas na issue na nakita ko kanina. Gumagawa na lang daw ng issue si Jet para makancel daw ang tulong. Ano bang makancel? Alam mo, gumagawa din siya ng sarili niya multo, nakatatakutan niya balang araw. Itong term na naman ako na-invento. Huwag niya nang invento ni Bakulaw Kurimaw na yan. So, may nagtanong kami, sir, paano mo makabili dito kasi nasa Saudi ako? Oo, direct niyong i-message si Miss Lani. Si Lani Kate ang kanyang Facebook account. Direct message niyo kasi pwede kayong bumili doon kahit ilang t-shirt. Kasi kung magpa-ship ka pala niyan, 4,000 to 6,000 pala, kahit isang t-shirt, ang babayaran mo abroad, 4,000 to 5,000 or more than that ang babayaran mo shipment. Kasi, or pwede rin pag may family sila sa Philippines. Oo, ganun. Tapos kasi sinabi ni Jeff Panganiban, yung isang vlogger din, nakausap ko din doon sa nagpapaship lang daw siya, isa lang daw ang ipapaship niya doon sa papunta ng ibang bansa. 6,000 daw binayad niya. Hmm. So ganun pala kalaki yung my God, shipment pa lang, talo ka na. Kaya kung ako sa inyo, mag-order kayo ng 10, yung mga kaibigan nyo dyan, bentahan nyo. Para sulit naman Magkanda yung isang t-shirt? 350 ang t-shirt. Mm, 350. Actually, may order nga kay Lani. I don't know kung tapos na, kung okay na. Kasi, nag-order ako, matagal na ako nag-order niya ng 20 piraso. Sabi niya, Sir Benny, hindi ko kasi order din na inaayos. Pero, gumagawa na yata siya ng paraan. Pero ngayon, kanina sa cementerio, ang dami niyang dalang t-shirt. For sure, ang dami. Andun sila Kambal, sila Miss Marilo Simporio, si TV ba sila doon yata kanina. So, nakakatuwa kasi nga, marami pa rin sumusuporta despite of mga issues and... Hindi daw nag-reply sa messenger sila. Hindi daw nag-reply. O sabi nung nagtanong nung... Sabihin ko sa kanya ha, kasi... kung tayo, pwede tayong tumulong, why not, di ba? Kasi para makatulong tayo ng bonggang-bongga para sa lalong makatulong tayo. Teka lang, mas lalong maka-PM nga natin si Wislanik. Tapos may nagtanong ito, sir, magkano yung mug at tumbler, sabi niya? Mug at tumbler, yun ang hindi ko pa alam kasi... Sabi niya, Edgelin vlogger. Oo, si Edgelin. Hi, Edgelin. Oo. Mm-hmm. Tingnan natin kasi si Miss Lani talaga, sabi nga ni Miss Lani, naku, Sir Benny, talagang... Oo. Nilagay yung mix sa bulsa. Sulat nga. Hindi, yun nga yung gusto ko rin alamin. Ako rin gusto ko rin alamin yung sulat na yon, kung ano nalalaman. For sure, panalangin o kaya wish yun, sigurado. Shout out daw kay Samolina family, kay Wena Wena from Hong Kong. Ayan, Wena Wena, hello sa'yo at maraming support sa pag-support mo sa dalawa kay Mahal at Migs. At yun nga kapag talaga nagkaroon na tayo, yan ay task ko rin yan sa sarili ko na kapag nakausap ko na ng personal talaga si Migs, isa yan sa mga tanong ko kung ano ang laman ng sulat. Diba? Maraming curious sa laman. For now, wala pa tayong alam kasi kung ano yung laman ng sulat na yon. At kung sino man yung nagsulat na yon na fan, pwede kayong kumontak sa akin, direct message nyo sa Benny, sa FB ko, Benny Andaya Facebook, Benny Padungaw Andaya Facebook account. At mag-usap tayo doon kung sino man yung fan na yon na nagbigay nung sulat na yon. At para pwede natin interviewin siya kung anong laman noon. Kasi sa ngayon, ako lang, ang alam ko lang, natutuwa lang ako doon sa sulat na yon. Kasi ang daming
ang daming gusto din alamin kung ano. Pero nakakatuwa. Nakakatuwa sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Marami tayong mga pinagdadaanan kasabay na nga itong pagkawala ni Mahal at itong mga controversial na kinakaharap ni Migs. Ang dami pa rin supporters, hindi pa rin sila kumakalas at patuloy pa rin sila nagtitiwala. Ayan. Mahaba na yata itong aking oras. Ilang 21 oras? 21 minutes. Anin na lang natin ng 30 minutes para mas mahaba-haba ng konti. Shoutout muna sa mga kapatid ko dyan sa Maynila, sa Quezon City at sa Pasig, sa Tanay Rizal, sa Pililla Rizal, nanonood sila ngayon for sure. At sa aking mga kamag-anak, sa mga pinsan ko, kay Dana Padungaw dyan sa Bulacan, sabi niya pa-shoutout daw. At sa lahat ng mga supporters ko at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ipa 100,000 na natin para masaya na tayong lahat. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo, ang ating paghahatid ng mga ulat sa inyo, yung content for Mahal and Migs. Kung ano yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. Simpleng bagay pero nagpapasaya sa atin dahil alam natin na kahit simple yun, nagiging malaking bagay yun para sa atin. Kasi maano yung puso natin, ha? Tumatawa, ngumingiti deep inside. So, kabila ng marami tayong kabila ng maraming mga batikos. Actually, binatikos din naman ako. Binatikos si Mahal, binatikos si Migs, hanggang ngayon binabatikos si Migs, pero nanatili tayong intact, nanatili tayo sa kanilang side. Dahil ang alam lang natin, magmahal. Huwag na nating isipin yung mga galit, puot, hinanakit, diba? Palayain natin yung, palayasin natin yung mga ganong ano. So ako, dito ako ngayon sa father ko, nagsinti ako ng kandila. Sana itong kandila na ito hindi mo matay, kasi ano siya, tingnan mo, nag-fade na yung pangalan ng father ko kasi saka uulan. Tapos ito, bagong pintura pala ito nung isang araw, sabi ng pamangking ko. Nag-ano na naman siya. Hindi kasi uminit. Nag-fade na siya at mano na naman ulit siya, bumalik na naman siya sa dati. Pero in fairness, malinis siya. Yun nga lang, stop ang construction nito kasi unang-una wala na tayong pera, pangalawa, pandemic nga ngayon, mas uunahin natin ang pangchicha, sabi ni Madam Inots. Itong lapida na to, pinagawa ko pa to sa Romblon, Ujungan Romblon noong 2017. Ito. So kasama ko pa nito sila, si Timmy kasama ko dito na magpagawa doon sa Ujungan Romblon. Birthday rin yon. November 3 din yon, November 3 din. 2017, pinagawa ko itong lapida ng father ko. Birthday yun ni Timmy. So, ilang taon na pala. Ito dito nakalibing yung father ko. So, wala na siya. Nag-fade na yung pangalan. Kaya dapat ipapalettering ka na naman pala ulit. Pag ito. May black ink, tapos maliit na paintbrush, pwede yan. Oo, kahit man lang pentel pen. Sana, pag pentel pen, no? Madali lang mag-fade. Mag-fade? Ano kaya ang pwede itong paletteringan natin? Kasi wala na, sa kakaulan, tapos wala siyang bubong, kaya ang tendency niya mag-fade. So yun ang sayang nga lang kung may pera lang napagawa na natin, pero malaki pang pondo ang kailangan dito, pero awa ng Diyos siguro, basta magkaroon lang tayo ng konting budget ng pag matapos lang siguro itong pandemic nito, makakaluwag-luwag din. Alam naman ng tatay ko yan, kasi hindi na siya maganda. Kasi may mga lumot-lumot na siya, hindi kaya tumabulok. Ang padre, hindi naman siguro, di ba? At sure ako na, at saka yung mga bulaklak na tanim natin, bakit hindi siya naging ano? Hindi ata yan namumunga. Hindi siya dumami, ba? May bulaklak kami dito na nilagay, may mga kami dito. Ay, hindi naman bulaklak, parang halaman. Sa gilid niya, naglagay kami ng puwang dyan na paglalagay ng halaman. Bakit? Hindi siya lumalaki. Ano nangyari? Alam mo, minsan ito dito, noon, nung hindi pa ito dito na simento na na corner na nilagay nila talatupunan dito ng mga ganun, yung mga tawag ito, mga ginahit, ang tawag yung mga damo. Mga damo, ayan. Ngayon, hindi na nila tinatapunan kasi
palagi itong malinis, nililinis ng mga kapatid ko na nandito, dumadaan sila sa kayong pamangkin ko. And ayan, so maraming salamat sa inyong pagtutok, mga kaibigan. Maraming salamat again sa inyong pagmamahal. At naway, magmahalan tayo palagi. Huwag na natin, bukas pag-usapan natin na naman itong si Corimao alias Bakulaw na yan, na kung ano-ano naman ang mga sinasabi, ha? For the meantime, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagtutok. Again, thank you and bye-bye muna, ha? Ayan, maraming salamat. Where I'm going next.